Binitawan ng Memphis ang kanilang big man na si Kenneth Lofton Jr. na nakapaglaro ngayong season ng 15 games. Hindi rin siya masyado nagagamit. Ang dahilan noon ay 16 players ang nasa roster ng Memphis kasama dito yung merong mga injuries. Kailangan nilang magtanggal ng isang player bago bumalik si Ja Morant. Nasa isang game na lang yun, after OKC. Originally, na-sign nila si Bismack Biyombo bilang suspension exception. Ito yung pamalit sa pwesto ni Ja Morant pansamantala. Pero si Bismack, maganda yung nilalaro ngayon. Almost 6.7 rebounds at 1 block per game. Kumpara kay Kenneth Lofton Jr. na 6 minutes, 2 points at 1 rebound per game. Nakipag-meet na rin si Kenneth Lofton nung nakaraan kay Coach Taylor Jenkins kung bakit hindi siya nabibigyan ng mahabang minuto. Alam na rin ni Lofton na posible siyang i-release ng Memphis. Kapag naman binitawan siya, pwede siyang pick-upin ng ibang team para ma-assign sa kanilang roster at mas mababa ang kontratang makukuha niya. Ang Boston Celtics ang unang team na nakapasok sa 20 wins mark ngayong season. Meron silang 5 talo so far. Sila din ang nag-iisang team sa NBA ngayon na undefeated pa sa kanilang home court. Sa last game nila, tinalo nila ang Orlando Magic. Best player pa rin sa game na yon si Jaylen Brown na meron 31 points, 5 rebounds at 6 assists. Based sa interview ni Jaylen Brown, wala pa sila sa kanilang best form ngayong season. Mailalakas pa ang Boston. Base kasi sa stats, ang Boston nasa linya na maitulad sa 2020 Milwaukee Bucks. Meron pa silang natitirang 30 games bago pumasok ang All-Star break. Nung time ng Bucks noong 2020, meron silang 46-8 record bago pumasok ang All-Star break at pasok na sila sa playoffs noon. Sa parehong date din, December 18, 24-4 ang record ng Bucks noon. Mas maaga kasi ang simula ng season noon kumpara ngayon. Pangalawa, yung in-season tournament schedule. Ang leading scorer ng Boston ngayon si Jason Tatum. Meron 27 points, 8 rebounds at 4 assists per game. Sunod si Jaylen Brown na meron 22 points, si Kristaps Porzingis 19 points, si Derek White nasa 15 points. Sa mga games na wala si Kristaps, meron silang record na 5-1 record. Sa starting unit din ng Celtics, meron silang 96 points per game. Sa second unit naman, nasa 28 points per game. Sa 6 na season ni Jason Tatum at ni Brown na magkasama, 4 na beses silang nakapasok sa conference finals. Isang NBA finals pa doon. Sila ang may pinakamataas na rate na pumasok sa conference finals sa loob ng 6 na taon dito sa East. Sa rate na yon, yung mga teams gaya ng Cubs, Miami at Detroit dati na nakapasok na multiple times sa conference finals, nakakuha sila ng NBA championship doon. Sa next 30 games ng Celtics, 17 games doon ang makakatapat nila mga contender na team sa playoffs sa parehong East at West. Muntikan pa ang Suns kanina kontra sa Wizards. Lamang pa noon papasok ng fourth ang Wizards na nagkaroon naman ng run dito ang Suns para ma-close out nila ang game 112-108. 27 points, 4 rebounds, 8 assists at 5 turnovers para dito kay Devin Booker. Si Kevin Durant naman 28 points, 5 rebounds, 5 assists sa game. Yung isang play doon, yung poster dunk ni Kevin Durant kontra kay Daniel Gafford. Siya din yung player nung nakaraang taon, mga December 22, ang na-crossoveran at pinadapa ni Kevin Durant sa Wizards. Naglalaro pa si KD nito sa Nets. Ngayon naman, December 18 PH time, na-posterize ni Kevin Durant si Daniel Gafford bago mag-isang taon yung highlight reel na ginawa niya nung nakaraang season. Ang Suns din, ngayon taon naman kailangan pa ng 2 panalo para makahabol naman sa top 6 dito sa West.